Okay, eh, nasa linya na natin si Kadani Prianesa. Kadani, good morning. Good morning sa inyo, Karol. Yun. Mm. At hindi sa lahat ng ating taga-subaybay. Karol, naputol ang ating ginagawang pagtalakay noong nakaraang Biyernes kung papaano nagkakaroon ng approved plan ang isang tao. Mm-hmm. Kaya itutuloy lang natin ang ating ginagawang pagtalakay base sa pag-uugat ng kasaysayan tukol sa pag-aari ng kalupaan. Karol, makakamit ng isang tao ang sinasabing pribadong pag-aari ng lupa sa pamamagitan ng royal concession. Yun. Aha, ito yung iba't ibang kaparaanan upang ang isang tao ay mapagkalooban ng hari ng Espanya ng Spanish title. Na itong Spanish title na ito, Karol, ay may kaukulang sukat na nagsasaad ng limitasyon na sinasakop na lupain. Ang naitalang kasaysayan nito, Karol, ang kasagutan na hindi totoo ang kaisipan na ituro mo lang ang kalupaan na abot tanaw ng iyong mga mata ay sa iyo na ang kalupaan yan. Karol, nung malit pa ako, Karol, naririnig natin yung Karol eh. Mm-hmm. Oh, yung mga kwentong yan eh. Mm-hmm. Oo. At itong mga kwentong kutsero na ito, Karol, ay pinaniwalaan hanggang sa ngayon ng maraming Pilipino. Eh, yan, Karol. Nang tayo ay pumailalim sa pamahalang Amerikano, Karol, ay ipinatupad ang torrent system sa layuning muling pagpapatala ng Spanish title na ito. Ayan. At itong Spanish title na ito, Karol, ay ginawan ng mas detalyadong plano ng Bureau of Lands na ito ang tinatawag nating approved plan. Oho, upang matiyak na mabuti ang boundary o limitasyon na sinasakop na kalupaan ng isang Spanish title. At dito na ngayon, Karol, tatandaan nyo, ito, isaisip nyo ngayon. At dito na ngayon, nag-uumpisa ang pagkakaloob ng approved plan sa visa ng Spanish title na nagsasaad ng pag-aari ng lupa. Mm-hmm. Dito, Karol, oho, nagkakaroon ng tinatawag na approved plan ang isang tao. Kasi, Karol, ang isang Spanish title, Karol, pag ito ay nakakita ka yung Spanish title, Karol, may sukat ito eh. Ito nga, Karol, yung kinyon mm-hmm. ng Karol. Ayun ang panukat nila ng Karol. Ito, kadalasan, Karol, ay mga lang ito eh, mga hindi kaanong detalyado. Mm-hmm. Oho, ang kanilang ginagawang panukat. Kasi, Karol, ay mga lang eh, bad din ng ibang mga may-ari ng lupa eh. Ang ginagawa nilang basihan dito. Mm-hmm. So, ngayon, dito, sa ilalim ng torrent system, Karol, ginawa pang mas detalyado. Mm-hmm. Para, ay talagang walang sablay na magkaroon lang, overlapping. Mm-hmm. O doon sa isang nagmamay-ari din ng, kalupaan. Mm-hmm. At nang may proseso na ang Spanish title na ito, Karol, upang may rehistro sa torrent system, ang technical description ng kalupaang sinasakop ng Spanish title na ito na ginawa ng Bureau of Lands ay siyang kinopya upang ilagay doon sa Decree of Registration. Yun. Ayan yung Karol. At pagkatapos naman, ay kokopyahin muli itong technical description na ito na nasa Decree of Registration upang mailagay naman doon sa Original Certificate of Title. Ayun. Kaya yung hawak-hawak na nating Original Certificate of Title, Karol, nandyan na ang technical description at yung isinasaad yung plano. Yun. Kung kailan na-approve yung plano. Mm-hmm. Yan yan. Kaya ito na, Karol, ang mga susunod na pangyayari. Kung magbebenta ngayon ang isang tao ng parsela ng kanyang kalupaan ng isang ektarya, mm-hmm. mula sa 10 ektarya, Karol, ang isang ektaryang ibinenta ay gagawa ng isang geodetic engineer ng kaukulang sukat o plano mm-hmm. para maipakita ang eksaktong sukat at lugar mm-hmm. ng ibinentang lupa.
Ngayon, para matuko talaga kung nasaan yan. Matuko, yun. Nasaan yung aking lupa rito na ano, binili ko. Saan ang mga boundaries niyan? Ayan. Mm. Itatapyas yan, Karaul. Mm. Ibabawas yan doon sa, ano, 10 ektarya. Yung isang ektaryang yan. Yun. Oo. At itong planong ito ay dadalhin sa LRA o ng ahensyang nauna pa rito upang, ano ho, maaprubahan. Ayan yung Karol. At ito ang pangalawang pamamaraan ngayon kung papaano na ipagkakalob ang plano ng lupa na may pinagmulang pag-aari ng lupa. Ayun. Ayan, Karol, ang ano ho, ang sistema na hindi ka pala pwedeng magkaroon ng plano, Karol. Sasabihin mong iyong kalupaan yan nang wala kang biniling lupa na nagmamayari ng lupang ito, Karol, ay merong ano ho, pinanggalingang titulo ng lupa. Ayun. Ayan yung Karol eh. Kasi Karol, marami tayong nakikita ngayon, Karol eh. Naho, na mga plano. Karol, wala na bang pag-aari ng lupa? Bakit ka nagpasukat ng plano, ng ano, ng lupa? Eh, sa akin to, nakatiwangwang ito eh. Oh, yan Karol. Kaya sa akin to, lupang ito. Ganyan Karol eh. Kaya kung titignan nyo, Karol, doon sa may itaas na bahagi ng ano ho, na sinasabi ng plano, may nakalagay doon eh, kung saan ang galing na OCT itong planong ito. Oh, yan ni Karol, trace back din niya, Karol, kung ano ang decree registration. Kailan ito, ano ho, naaprubahan. Itong, kung ito, pag-aari ng lupang ito. Ayan, Karol, nandun lahat yan eh. Sa parting itaas, bakit karamihan blanco? Kasi wala naman talagang pinagmulang, Karol eh. Ayun. Oo, oh, oh, ayan yan eh. Ano, alam niyo, Karaul, itong plano, Karaul, pag-iisa ng plano, ganitong-ganito rin ang sistema kung paano ini-issue ang original certificate of title na dapat may pinagmulang titulo o ng lupa o Spanish title itong planong i-issue nito. Ayan, Karaul eh. Kaya dyan, Karaul, nagkalukuloko eh. Dyan din na lumaganap ang pandarambong ng lupa. Kasi bakit? Maski wala namang, Karaul, nagawang bentahan ng lupa, aba, nagkaroon, may bit na ano ho, approved plan, at ipinakikita pa sa korte. Mm-hmm. Oo. Katulad dyan sa Marikina, Karaul. Ha? Yung isang judge yan, engot. Ipinakita na. Nang ano, itong kalaban natin, na ref siya, ay meron ano ho, plano. Oo. Eh, yung kanyang plano, Karaul, ang ginawang referensya, ang lalayong lugar. Mm-hmm. Yung isa nasa Mindanao. Mm-hmm. Yung isa nasa Paranaque. Ngayon. Yung isa nasa, Isabela, aba, pinaburan pa ng ano ho, ng judge. Eh, tama na ang lupa niya, nasa Marikina. Oh, dapat sana, ang mga basihan yan, nasa ano rin, kung meron kayo pinagbasihan yan, dapat sana, sa Marikina rin. Yung tanong, sukat, nasa Marikina, pati yung mga boundaries, yung mga lahat ng lugar, nakatukoy sa Marikina. Ayan, Karaul, yung mga referensya dapat, lahat nasa Marikina. Mm-hmm. Eh, bakit? Umabot pa hanggang Mindanao. Ayun. O, kita niyo yung katratadohan ng judge na yung Karaul. Mm-hmm. O, ayan yung kay Eleuteria Cortez eh. O, na tinalo, na kumbaga sa kwad eh, pikit batang ano ho. Ayan para ano, baka pinaburan ng judge yan. Yung isang approved plan niya eh, ang plano nasa Zamboanga City. Oo. Ayun. Isang plano, ginawag referensya sa Zamboanga. Mm-hmm. Kita niyo, Karaul. Kaya, ang lalayo yung mga probinsya. Eh, dapat, ano lang, nandiyan lang, sa lugar na yan. Oo, yung mga karatig. Na mga kung sino man na may merong plano talaga diyan na talagang ano may pinagmulang ano Spanish title. Paano mo pupuntahan yung hindi simple lang kada ni paano mo pupuntahan yung lupa sa Marikina na ang plano mo ang mapa mo nasa Zamboanga City. Alam mo Karo, lahat ng kalokohan ko minsan eh pagdating sa isyu sa palupa nasa korte. Eh, itong mga judge, parang mga engot na, ewan ko nga, kung ito ay pinag-aralan nila o baka naman nalagyan lang sila, Karol. Tayo nagtatanong lang. Eh, baka tayong hindi nakakaalam na mga batas na ito, na, ano, nababasa lang naman natin, Karol. Mm. Eh, ano ho, naiintindihan natin. Samantalang sila nag-aral ukol dito, Karol, pero parang hindi nila maintindihan. Ano nangyari sa mga utak ng mga judge na ito, Karol? Oo, tignan niyo yan, Karol. Iyan ang nangyayari ng ano, forma ng land grabbing ngayon sa ating bansa. Oh, maski pabali-baliktad. Ano? Eh ito may-ari ng lupa. Oh. May plano 'yan eh. Oh, kung may plano, Karol, may pinanggalingang titulo ng lupa 'yan.
Kasi katulad ng sinabi natin, hindi pwedeng maayos yung plano na walang pinanggalingan ang titulo ng lupa sapagkat ang lahat nag-umpisa sa isang titulo ng lupa. Eh, yun yung karauli. Oo, dahil ay nanggaling sa hari ng Espanya. Kasi ang akala natin karaul, ang isang Spanish title karaul, walang kaukulang sukat yan. Meron yan. Mm-hmm. Oo, advance na advance ang ating ano, ang Espanya. Oo, pagdating dyan sa tinatawag nating ano, pagsusukat. Yung ginagamit nila yung mga latitude, longitude. Oo, yan. Sapagkat yan, hindi sila makakabalik dito sa Pilipinas kung sila, hindi na nila alam yan. Mm-hmm. Ay yung mga pamamaraan yan, paano ang kanilang pagnanavigate at makarating ulit dito. Ay yung karauli. Oho. Kaya dito, bakit sa ating mga nakikita ng mga plano ngayon, eh, ang taong ito, nagkaroon ng isang ano plano ng lupa na wala naman pala pinanggalingang titulo pag-aari ng lupa. Kaya ito karauli, ayan ang matinding katanungan natin. At bakit ang Land Management Bureau o LRA ay nag-aaproba ng mga plano na wala namang binasihang titulo ng lupa? Mm-hmm. At tignan niyo yung karauli. Kaya tayo karaul sa ating mga listeners, tignan nyo doon sa kanang bahagi, sa itaas na kanang bahagi ng plano. Tignan nyo ron, may nakalagay na ano ho, OCT number, decree number, date of registration, o sari-sari makikita nyo rin sa itaas. Kasi ayan din karaul ang trace back kung papaano na-issue itong planong ito. May pinanggalingan dapat yan eh. Mm-hmm. O, ngayon, diyan makikita natin ang alin, ang mga kalokohan. Bakit, Karaul? Bakit blanco na napagkalooban ng plano itong taong ito at siya niyang ang ginagamit na basihan sa korte na kanyang pag-aari ng lupa? O, yan, Karaul. Itong ikot na judge naman, eh, kuminsan binabalidate, Karaul, eh. Ayan ang matindi niya, Karaul. Kaya, ang ano, Karaul, higit pang masakit na ating nararanasan, eto nga, Karaul, binavalidate ng judge ang planong ito. Wala namang pinagbasihan ang pag-aari ng lupa. Laban doon, Karaul, ha, sa plano nating maharlikans, na may binasihang titulo ng lupa. Karaul, mm-hmm. dapat sana matuto ng judge. Sige muna, eto pala may binasihang titulo ng lupa. Ibig sabihin, legal na legal ito. Dahil eto ay ano, merong ano, talagang pinagmulan na pag-aari ng lupa. Eh sa'yo, walang pinagmulan ito ha. O dapat sana ganyan ng mga judge karaul eh. Mm-hmm. Eh kaso wala karaul, pare silang ano eh, bulag. Eh ang kaya ang tanong natin karaul, magkano kaya? Aho, ang naitapal dito sa judge na ito. Kasi parang baliwala sa kanya eh. Itong sistemang ito eh, na napakalinaw naman karaul, ang sinasaad ng mga ng ating batas na ano ho, na talagang itong tinatawag nating certificate of title, itong plano, lalo na itong plano, ito ay hindi titulo ng lupa. Oo, dyan pa lang karaul eh. Maski hindi natin, ano eh, palawigin pa yung pag-uusap o ukol dito eh. Hindi naman talaga ito titulo ng lupa eh. Eh, bakit ngayon karaul? Binabalidate nila ito bilang pag-aari ng lupa. Kaya karaul, ang dapat na pamamaraan sa korte karaul, tayo hindi naman karaul, ano eh. Nakikita lang kasi natin, hindi tayo nagmamarunong. Mm-hmm. Nakikita lang natin ang sistema ngayon sa korte, yung kamalian. Ang dapat na pamamaraan sa korte, bago pa man pumalaot sa napakahabang pagdinig, Karaul, ay hanapin muna sa dalawang panig nitong judge. Oho, lalo na yung ano, nagsampa ng ano, ng demanda. Oho. Hanapin ng judge ang titulo ng lupa. Ayun. Oho. Ikaw bang ano, meron ka bang titulo ng lupa? Huwag mo nating pag-usapan yung plano mong yan. Huwag mo na nating pag-usapan yung sertipikong yan. Para hindi lumawig, hindi tumagal, ang ating gagawing pagdinig na ito, meron ka bang titulo ng lupa? Ayan. Para ang lahat ng ating gagawing pagdinig, ay ano ho, may basihan. Ayun. Oo. Ayan, Karaul, dapat yan muna eh. Ano pala ka, Dani, dapat hanapin mong titulo. Kung walang titulo, hanapan ng ibang mga proof na ganyan. Oo. Kasi kung wala kang titulo, parehong wala naman na titulo, Karaul, eh kung sino ang mas malapit sa katotohanan, ayun ang pabura ng ano, ayun. Ng korte. Ayan yan, Karaul. Pero kung isang panig, may titulo, katulad tayo, meron tayong certificate of title na nagpapatotoo doon sa titulo ng lupa, eh, Karaul, nakakapagtaka yung ibang mga judge
Eh, para bang, bakit binabasihan? Yung isang titulo mo lang, ma'am. Ano ho? Pinagmulang titulo ng lupa. Ayan, Karauli, ang masakit na nararanasan natin pagdating sa korte. Kasi kung sa plano o sa sertipiko lang itutuon ang pagdinig na umaabot sa napakahabang panahon at wala namang binasihan na titulo ng lupa, eh sa ngayon nakasalig ang desisyon ng Judge Carol. O yan, sa pag-aari ng lupa. Diba sa isang sertipiko o plano na wala namang pinagmulang pag-aari ng lupa, dyan niya isinalig. O yan, Carol, eh, ganyan ang nangyayari ngayon. Katulad na sa Marikina, wala namang titulo. Oo. Wala namang titulo, nanalo. Ang dala-dala lang, ano, Karaol? Plano, tax declaration, at saka, ano pa, certificate of title. Nakitang-kita natin ang mga defektibo nitong certificate of title nitong si, ano ho, Eleuteria Cortez, na ang kanyang certificate of title nakaderive sa OCT 730. Mm. Unang-una, ang OCT 730, Karaol, ang kanyang date of registration, May 3, 1914. Eh, araw ng Linggo yan, Karaol, pag tinignan natin sa kalendaryo. Mm. Bukas ba, Karaol? Ang alin, ang opisina ng ahensya ng gobyerno pag araw ng Linggo. Ayun. Ayan, Karaol eh. Ibig sabihin, Karaol, siguro, Karaol, sige, Linggo tayo, gumawa, para makakita sa atin. O, ayan, Karaol. O, ito, kargado na eh. Kargado na tayo, sigurado na, pamilya natin dito. Mapapakain na natin ang ating pamilya. Ayan, Karaol. Ngayon, nabigyan ng sinasabing decree of registration, Karaol. Dahil kung walang ano, Karaol, walang kasabot na taga-LRA dito, Karaol, hindi sila makakasikwat eh ng decree of registration, sapagkat sa LRA, Karaol, itinatago eh itong decree of registration eh. Ayan yan eh. Mm-hmm. Ayan yung unang ano ho, registration na naganap sa ano, pagpapatala ng titulo ng lupa. Yan decree of registration na yan, Karaol. So ngayon, dahil yan may decree number, ayun, kinuha nila sinikwat. Doon tayo sa malayong lugar kukuha, sa ano, San Antonio Sambales. Kaya kinuha, ninakaw, yung ano, decree of registration ng isang tao doon sa San Antonio Sambales, kay Pastor Riveros, at saka si Rapi Manglikub at mag-asawa yan, mahigit lang 1,000 square meters yung Karaol, at inilagay ngayon doon sa OCT 730 ni Tuason. Ayan, dito, 15584. Kaya tingnan nyo, ang decree of registration ni Tuason, 15584. Mm. Oh. Ngayon, Karaol, gaano kalaki? Ang ano ho, ang sinasakop ng OCT 730, kulang-kulang, Karaol, ano yan eh? 1,000 hektarya eh. Kita nyo, Karaol? Sano? Kita nyo, ganyang kagarapal, kaswapang, eh, itong pamilyang ito, Karaol, na siya ngayon na mayagpag. Kasi ang UP, dito rin nakaderive sa OCT 730. Ang halos buong Marikina, dyan din nakaderive sa OCT 730. Oho, ngayon, parating na ipapanalo ang OCT 730 dyan sa Marikina. Ibig sabihin, yung desisyon ng Judge Karaol, walang binasihang ano ho, batas ukol sa torrent system yan. Sapagkat dapat, ang ano ho, ang torrent system, siya ang nasusunod. Oo, pagdating sa atin, tawag natin pag-aari ng lupa. E ano ngayon yung batas ng torrent system? A person possesses no title or ownership to the land, ano ho, na hindi siya makakakuha ng ano, isang certificate of title. Mm-hmm. Ayan yan. Eh, Carol, eh bakit nagkaroon ito ng certificate of title na wala pala siyang titulo ng lupa. O, tingin niyo, Karaol. So, ayan ang mga batas sa alignment torrent system na dapat basihan ng judge. Teka muna. O, ayan nga pala sinasabi eh. Ng ano, ng torrent system eh. Na ano, eh dapat ang isang tao ay dapat merong ano ho, titulo ng lupa para siya mabigyan ng certificate of title. O, may isang batas pa dyan na i-secure siya certificate of title by virtue of the fact that he has a fee simple title. O, dapat nakakamit ng isang tao kanyang sertipiko sa visa ng isang titulo ng lupa. Eh, sasabihin ng judge, teka muna, saan ba ang ano ho, titulong pinanggalingan nitong sertipikong ito. Ayan, dapat ganyang Karaol eh, ang mga jurisprudences na dapat mailagay ng judge doon sa kanyang gagawing desisyon para patunayan talaga na ang ano ho, binigyan niyang pabor na tao, eh talagang merong karapatan na gamitin yung mga batas sa ilalim ng torrent system. Mm-hmm. Kaso Karaol, ginagamit nilang batas ng torrent system eh, hindi naman dumaan itong sertipikong ito sa ilalim ng torrent system. Eh bakit mo kayong judge gagamitin yan? Wala kang karapatan na gamitin yan sapagkat hindi dumaan. Kaya Karaol, maski peke, ano, nababalidate ng judge
yung ano ho, yung sertipiko, walang pinanggalingan, titulo ng lupa dahil ginagamit nila, mali ang paggamit nila sapagkat wala silang karapatan na gamitin ang mga bata sa ilalim ng torrent system kapag ang isang sertipiko, Karaul, ayan ho, sinasabing ano ho, illegally issued. Bakit illegally issued? Walang pinanggalingan titulo ng lupa eh. Yun. Kaya ang desisyon ng judge dito, Karaul, void. Walang bisa sapagkat walang ano pinagbasihang ito na ano batas sa ilalim ng torrent system. Ayun yung Karaul. Kaya ito ho, nililinaw natin mabuti para maintindihan ng ating mga kababayan ang alin ang mga prosesong ito. Ayun Karaul, na hindi tayo maging bulag. Oho, tayo ay ano ho, maging mulat sa katotohanan. So ito muna ulit Karaul ang ating gagawing pagtalakay. Itutuloy ulit natin ang ating gagawing pagtalakay sa araw ng bukas. Maraming salamat sa inyo Karaul at gayon din sa lahat ng ating taga-subaybay. Okay. Ayan, si Kadani Prianesa. Itutuloy natin bukas yan ha, para tuloy-tuloy at malaman natin kung ano ang mga pwede natin gawin para yung pong ating karapatan na may pagtanggol natin, di ba? Ayan, kasi pag alam natin yan, pwede natin tukuyin, sabihin natin na mali ito, defective ito mga pinakikita mong mga dokumento. Diba? Yung, kasi kung hindi, wala tayong alam, ay oo na lang tayo ng oo. Kita oo, nyo, talaga oo. Kita nyo yung isang ano, ha? Yung mapa niya, Zamboanga City. Oo. Pero yung tinuturo yung lupa, nasa Marikina. Ah, kita nyo yan, ha? Pero tinatanggap, diba? Kasi hindi alam. Yun, ha? Mayroon din, Karaul, na 730 doon sa Pangasinan. No, kaya nga kung halimbawa, eh, malalaman natin yan, alam natin paano natin sila sasagutin. Yun, ha? Okay, so, Kawili, salamat din. Ay, maraming salamat din, Karaul, sa lahat ng takapakinig dito sa DCRG tuwing umaga alas 5 hanggang alas 7 yung programa natin sa UGA mamayang panggobyerno. Tuwing umaga, punta na lang kayo doon sa DCRG. Huwag kayo, ano, ha? Lalayo, ha? Magandang umaga sa inyo lahat ng tagapakinig. Nako, lalo pa taga Antipolo, taga Sampaca, sila si Bit Torres, sila si Tish Torres, at sa naman Tish naman na Ramuna, at saka si Elvira. Maraming salamat sa inyo dyan lahat. Mm-hmm. Okay, so bukas po, ha? Huwag kayong mawawala. At syempre, nako, eh, pagka tinutuloy natin itong mga talakay na ito, ang dami mga na natututuhan itong ating mga kababayan. May mga nagtatanong dito eh. May nagtanong dito eh, taga Pangasinan. No? Sinagot ko sa text ha. Kasi po ano eh. Kailangan ito kuyin nyo yung ano, yung mga, yung kanila mismo mga OCT at TCT number. Para matukoy din natin yung mga ibang mga nilalaman nun ha. Kasi kukuha tayo ng kopya nyan, tingnan natin yung mga nilalaman at doon natin malalam kung ano yan ha. Ayun, at si Mary Jo Elises, binabati rin natin, ha? Diyan sa Imamaylan, Negros Occidental. Ah, good morning sa inyo dyan. Si Jun Duyag, masyadong busy ngayon. Ayun, o. Ah, kaya magkakamustahin din natin, ha? Okay, susunod na po, si Doña Carmen. Ha, Doña Carmen Ignacio at si James Gojo. At syempre, bukas babalik po ang ating UGM, ugnayang gobyerno at mamamayan. Maraming salamat. Maganda umaga. Raul Virtudazo po.